Sige, sige, wala, wala po, wala po. Wala po, wala pong live. Lalaki po yan, lalaki. Lalaki yan. Balutin na lang po, balutin na lang. Tela, marami dito. Yung tela dyan. Doon lang, doon sa ilalim. Doon sa ilalim ng tulay. Binalikan nila eh. Bawal po tayo lumapit. Saan tulay? Doon lang sa ilalim. Eh. Ah, sige po, sige po. Sige po. Bata, bata. Sir, pwedeng kwento niyo po yung nangyari dun sa mga kaanak niyo po? Ako po yung unang nagising. At mga anong oras po? Alas 7 po. Tapos, nagpano po ako, nagpainit po ako ng tubig. Bibili. And then, bibili po ako ng kape. Nakasalang po yung mainit. Pataas po ako dun sa daan po namin. Nandun pa po yung bahay. Tapos pagbalik ko po, wala na po yung bahay. Ano pong tumakbo sa isip niyo? Bamboy na, no? To. Yun po. Sino-sino po yung nasa loob ng bahay? Ano-ano po yung ginagawa nila bago kayo umalis para bumili ng kape? Nakahiga po silang lahat. Natutulog? Opo. Si nanay ko po, tapos yung kapatid ko, yung bayaw ko. Tapos yung dalawang pong pambangkin, si Trey at saka si Jose rin po. Ay si ano, si Rowan po. Lahat po mahimbing pa yung tulog? Opo, mahimbing mo. Opo. Kay po kaanak ninyo? Yun lahat po yung nawawala. Yung lalaki, yung babae, kapatid? Kapatid ko po yung babae, yung lalaki po, yung asawa niya. Bayaw ko po. Opo. Kayo lang po nakaligtas o may lolo pa pong... Wala na po. Ako lang po yung nakaligtas. Yung kapatid ko pong isang lalaki dito po sa kabila nakatira. So
in short, sir, ilan kayo doon nakatira sa mismong bahay na gumugulo? Ilang katao kayo doon? Kasi bali, anim po. Ilan, sir? Anim po. So kayo, sir, yung umalis kasi bibili ng almusal? Opo, bibili po. Yung dalawa, sir, nakaanak niyo, natagpuan na yung kanilang mga labi. Nasaan sila ngayon, sir? Nakita nila po ba? Nandun na po sa morgue. Sa St. Paul po. Sa St. Paul. Sa Masinag po. So ngayon, sir, yung tatlo, hinahanap pa rin. Opo. Mga pamangkin mo to, sir, sa kayong bayaw mo ba? Yung nanay ko po, tsaka yung isa kong pamangkin, na 7 years old. Tapos yung bayaw ko po. Sir, gano'n ka umaasa pa na buhay pa yung isa sa tatlo sa kanila? Hindi ko rin po masasabi. O, natanggap mo na? Kung ano pong ano nila. Inantan. Sir, yung tinitirahan nyo dito, bahay nyo po ba talaga yun, sir? O parang naki-ano lang kayo dito, sir? Parang informal settler kayo dito, sir? Patira lang po kami ng Nikanayong po. Ay, pero alam nyo, sir, na delikado yung tinatitirika ng bahay nyo dito. Ngayon lang po naman nangyari yun, eh. Kumbaga sa maraming ulan, maraming bagyo ngayon lang. Oo, oh, ngayon lang po. Bago po biglaan yung insidente, may napansin ba kayong kakaiba sa bahay niyo? Like may tunog ba? Gumagalaw na parte? Bumagsak daw po yung pader doon po sa ano eh, sa kabila. Subdivision daw po yun. Sir, bakit hindi pa po kayo lumikas nung medyo lumalakas na po yung ulan? Siyempre po, tiwala. Eh doon na po ako lumaki. Tiwala po. Tiwala na ano po? Na okay po yung lugar. Ilang taon na ba kayo nakatira dyan? 24 na po ako eh. Dyan na po kayo nakaranas? Oo. Ngayon lang po kayo nakaranas ng gantong... Ngayon lang. Sir, ano na lang ngayon yung hinihintay nyo? Ano yung hiling nyo sa gobyerno? Anong klaseng tulong? Anong balak nyo kasunod? Ito yung ano po. Ano po sunod yung balak gawin po? Hindi po sana ako ng tulong sa ano, gobyerno. Mapalibing po, nung maayos po. Meron ka pa bang naiwan kaanak? O ikaw na lang, ulila ka na lang talaga? Meron pa pong kaanak. Yung isa kong kapatid. Nasaan siya? Nandun po sa taas. Ah, kapitbahay niyo lang din. Okay. Pero kayong dalawa na lang, wala ka nang kaanak. Tsaka po yung asawa niya. Kasi yung dalawang kapatid na mamaliit po. May mga kapatid ka pa. Sir, pangalan po ulit, sir? Nino po. Yung po, pangalan niyo po? Carlo po. Carlo? Negro. Negro. Okay, thank you, sir. Salamat po. Ilan na po yung patay? Ilan po yung missing? Ilan pa po yung iba pa po natin dito? Sa ngayon, ma'am, hindi po nagbago pa naman, no? 7 pa rin po yung casualty natin. Nagkaroon lang ng konting adjustment po doon sa details kasi yung pong mga akala po nandun sa isang barangay ay nandun pala associated din po doon, connected din po doon sa isang barangay. Sir, sorry. Ay. Sir, kala namin nakita, nakakatot sir. So, actually, even doon sa meeting namin kanina, yun yung naging usapan. Kumbaga, lista lang muna natin, reported missing, reported dead. Basta, hayaan natin yung mga dokumento, spot report ng PNP, death certificate, yung para ma-declare siya as official na ano. Pero sa ngayon, sir, sa amin... So ngayon sir, 7, walang nadagdag na patay pero nabawasan yung missing. Yes. Kasi identified na yung isang 10. Yes. Okay, okay. Tapos sir, yung PWD, alam mo, okay, game lang. Totoo na to sir. Okay, ulit. Sorry. Okay. Sir, ulit po yung stats po natin sa Antipolo as of... Apo. As of today, 7 po yung pa rin po yung casualty natin. So tatlo pa rin from the landslide. Tapos dalawa po from Barangay San Luis due to the yung pong bahay po na inanod at dalawa po na magkakahiwalay na insidente po ng drowning. Okay. Sir, ilan po yung hinahanap pa and ano po yung status ng search operations? Apo. Sa ngayon po ongoing pa yung search and rescue and retrieval operations po natin dun sa tatlo pang kaanak nung dalawang taga Sichobanaba, Barangay San Luis. Dahil hanggang sa ngayon puspusan pa rin po yung pagtutulungan ng ating mga rescue teams para mahanap po sila. Sir, ano yung pinaka-challenge natin? Bakit hindi natin ma-locate pa yung mga missing?
Sa ngayon, ma'am, siguro since karaniwan po sa mga daluyan, pagsadaluyan po ng tubig po nangyayari ito talaga dahil lalo na kung malakas po yung ragasan ng tubig, minsan po inaabot po sila hanggang yung mga downstream na po natin, so tulad ng San Mateo, Montalban, Marikina. Okay. Sir, yung sa evacuees po natin, sa deaths pumuntay ng Rizal, sir. Okay. Ilan po na po yung total ng Rizal? Sa ngayon po, base po doon sa CTREP po, no, as of 11 a.m., nasa siyam na po yung death po sa Rizal Province. So, pito nga po sa Antipolo, isa po sa San Mateo at isa po sa Pililla. Ano po kinamatay nung sa San Mateo at nung sa Pililla? Sorry. Okay. Sorry, hindi ko. Walang problema. Okay. Oh. Sige, sir. Balikan na lang natin later. Oh. Okay. Tapos, sir, yung missing, ilan na po overall? Sorry. Teka, okay. Balikan kita dyan. Ito yan eh. Roll mo lang po, roll mo lang. I-edit naman. One, hindi two, naman three, ito, five. Okay. Okay, sir. Ilan na po yung missing kabuuan? Oh. Sa Rizal Province, lima po yung total na reported na missing po at hinahanap po sa ngayon. Saan sila, sir? Meron po sa San Mateo, Pililla, Tanay, Cainta, at saka, sorry. Okay lang. Sir, send mo na lang sa akin. Oo nga eh. Sige. Okay. Sige, sir. Okay, sir. Overall po, ano po yung pinaka naging, ano yung type ng calamity na pinaka naka-apekto sa buong Rizal? Is it flash floods, landslides, ano po ba? Lumalabas talaga, ma'am, is flooding po yung naging major incident po na naka-apekto po sa amin. Kung pababasihan din po natin, ma'am, yung mga missing, casualties, at saka yung pong mga displaced families po. Opo. Sir, yung pwedeng, may details po kayo nung sa PWD na namatay daw? So, wala pa, sir. Sorry, wala. Sige, sir. Okay. Hindi ko alam kung isa siya dun sa nabanggit. Isa siya sa 7, sir. Kaya lang, parang gusto. Antipolo? Opo, sir. PWD? Ah, yung Carolina. Ah, okay. Pero yan yung nakuha sa San Mateo, tama? Oh. Oh. Sir, so pag ganun, ang bilang niya, sa San Mateo o dito? Depende kasi, minsan, minsan residency yung bilang nila. Okay. Minsan kung saan nangyari yung... pero kung sa Antipolo siya nalunod. Dito yan ang bilang okay. Nun. Sir, pag-usapan naman po natin yung evacuees. Lumobo po, sobra. Ilan na pong bilang? Yes. Well, actually, compared to this morning na meron kami 997 families, nasa 800 plus na lang po sa ngayong as of this afternoon. So, malaking bagay din po kasi na tumila na po yung ulan. So, unti-unti na po nakakabalik yung ating mga kabababayan. Sir, nung last na nag-usap tayo kapo, nasa 300 plus lang. Ay, yes. Oo. Bakit po lumobo bigla to 800? Ah, okay. Yung naging paglobo, ma'am, kahapon, kasi di ba unang araw pa lang siya, so kasagsagan din po nung pag-ulan, at wala pa talaga nakakuha tayong mga nakukuhang reports. So kaya yung pong paglobo niya, doon pa lang natin ay nakakuha ng mga feedback from the barangays kung ilan talaga yung mga na-activate ng mga evacuation centers at ilang pamilya po at individual yung nandoon. Sir, may data na tayo, magkano yung nagastos so far, na-release na pera para sa... Nako, wala ma'am kaming figure pa dyan. Oo, okay. Hindi pa sir, for entire Rizal, ilan na po yung evacuees? Okay. Sorry. Sorry. Titignan okay ko yan. Okay lang, sir. Walang problema. So, sir, pwede mo naman hawakan din. Okay. Pwede? Okay lang? Okay lang. Sige. Hindi naman kuha. Okay. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige, ma'am. Okay, sir. For Rizal, nasa 6,800 plus families po yung ating reported na affected. So ito po ay may equivalent around 28,500 na mga individuals. Saan po yung bulto? Saan probinsya? Ay, saan bayan po yung bulto? Okay. Ay lang ah. Sige lang, sir. Bagong-bago yan eh. Kakalabas. Oo nga eh. Parang kami ha. Nirang ka nila kasi top 1 daw kami. O kami, nasa 3,800, almost 4,000 kami. 3,800. Okay, so kayo nga sir, ang top 1. Okay. Yes, oo. Okay. Sir, ngayon ano na lang po yung directive ng local na, hindi local eh, provincial government sa buong Rizal? Nag-abiso naman po si Governor Nina Inardes na tiyakin po na ligtas po yung ating mga kababayan na
nasa mga evacuation centers na sila po ay nabibigyan yung kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit at yung maayos po na matutuluyan at masiguro po na hindi po sila magkakasakit. Sir, power outage wala naman? May mga reported din po ma'am in several towns, although hindi naman po widespread. Okay. Sir, last na, may paparating na bagyo. Paano po nagpa-prepare yung Antipolo at Rizal? Kasi medyo kayong tinamaan yan. Mukhang tatama uli sa Luzon yung bagong bagyo. Although, yun nga, hindi pa tayo medyo nakaka-ahon dito sa nangyari sa bagyong Enteng, no? Pero rest assured naman po na lagi pong handa ang ating pong lokal na pamahalaan para po paghandaan kung ano man po yung mga paparating na sakuna. Okay, sir, last na. Panawagan dun sa mga ayaw pa rin umalis sa danger area. Mm-hmm. Ano po yung may extra step po ba yung pamahalaan this time? Kasi medyo marami namatay. Oo nga. Sa ating pong mga kababayan na patuloy pa rin po naninirahan doon sa mga danger areas. Nakita naman na po natin yung naging epekto na uwi po sa panganib at pagkasawi po ng ating mga mahal sa buhay. At sana po wag na po nating hintayin na mangyari po ito sa atin. Kaya tayo po ay makiisa, mag-cooperate po sa ating pamahalaan. Sumunod po tayo. Sir, last na ulit. Yung kainta, nakalimutan ko. Ang problema sir ng kainta, ang baha hanggang kaninang umaga. Yes. Bakit, ano yung sir yung ginagawa para mapababa? O hintayin nyo lang? Actually ma'am, ayan, hinihintay lang natin yan na bumaba po yung water level. Dahil nga, kung makita ma'am natin, dahil malaki nga yung volume, so Cainta being low-lying town din po kasi. So isa po yan dun sa mga kailangan po nating hintayin lang na humupa po. Okay,